Okay guys, ang ituturo ko sa inyo ngayon is kung paano mag-config ng dual wand sa Microtech. So, mapapansin nyo, meron akong ISP1, ISP2, then sa LAN. Then, yung sa port 1 ko, dyan ko ilalagay sa ISP1, which is yung smart ko or yung smart core po. Then, sa port 2 is yung ISP2 natin, which is ang gamit ko is si PLDT Prepaid Smart. Then, sa port 4 natin, dyan natin ilalagay si LAN. Dyan natin i-config yung DHCP natin for LAN. Okay? So, to proceed, dito tayo ulit sa next step. So, by the way, gumawa pala ako ng PowerPoint para mas masusundan siya. So, ilalagay ko to sa description list sa baba para ma-download nyo rin. So, para masundan nyo rin yung step by step. So, first, so mag-display list muna tayo sa ating Winbox. So, ang sabi dito, display natin sa interface list, route list, address list, and DHCP client. So, dun muna tayo sa interfaces list. Yan, display natin to. Then, si route list. Si route list is nasa IP. Then, routes. Then, next is si address list sa si DHCP client. So, si address list, ito lang siya, yung sa IP, then addresses. Yan. Then, next is si DHCP client. Nasa IP, then DHCP client. Okay, so na-display na natin tong apat na to. So, proceed tayo sa next step. So, rename natin yung mga interfaces. So, yung katulad nung nabanggit ko kanina, yung Ether1 natin is yung 1-1 or yung ISP1. Ether2 is yung 1-2 or yung ISP2 natin. Then, Ether4 is LAN. So, balik tayo sa Winbox. So, sa Ether1, gawin natin itong one. Then, click apply and okay. Then, sa Ether2, gawin natin itong 1-2. Click apply and okay. Then, sa Ether4, gawin natin siyang LAN. Then, click apply and okay. So, okay na tayo dito. So, na-rename na natin yung Ether1, Ether2, saka Ether4. So, proceed tayo sa next step. So, ang next is configure LAN IP addresses, which is yung gagamitin ko is ito, yung 192.168.88.1. So, punta lang tayo dito sa address list. Click nyo lang itong add. Then, type nyo lang yung IP addresses na gusto nyo sa LAN. So, 192.168.88.1.1024. Then, yung sa interface, gawin nyo siyang Ether4 LAN. Then, click apply and okay. So, okay, meron na tayong nag-display na sa route list yung Ether LAN natin. Reachable na. Then, meron na rin sa address list. So, next is configure 1-1 DHCP address. Then, 1-1. Then, no. Then, copy the script. So, mamaya, nandun din sa description list yung script. So, i-download nyo na lang. So, proceed tayo ulit sa pag-configure. Tayo sa DHCP client pala. Then, click nyo lang itong plus. Then, from here, so, baguhin nyo yung, gawin nyo itong Ether1. Then, no. Then, from advanced, yan sa advanced, copy nyo itong script na ito. Yan, sa DHCP1 kasi natin, ito yung script. So, copy nyo lang to lahat. Right click, copy. Then, paste nyo rito. Okay. Yan, so DHCP, Ether1-1, yung add default route, no. Then, advanced, copy the script. Then, click apply. And, okay. So, ayan na. Nag-auto-add na siya sa route list. Kung makapansin nyo, may nag-add na ako na configuration. So, next is yung 1-2 naman natin or yung ISP2. So, click nyo lang ulit tong add. So, same procedure pa rin. So, interface. Then, Ether2, 1-2. Then, click nyo yung no. Then, advance.
Then yung script naman dito is itong DHCP2. Copy nyo lang to lahat. Then paste ulit natin dito. Then click apply and okay. So okay, so okay na yung DHCP client natin for 1.1 or 1.2. So mapapansin nyo, ito yung IP address yung sa akin. Yung sa 1.2.22.115. Then sa 1.2 is 15.104. Then mapapansin nyo rito is reachable na rin siya. Okay? So proceed tayo sa next step. So next is config your NAT or yung masquerade. So punta daw tayo sa action, then masquerade. So to do that, so first is i-config mo natin yung DHCP server natin. So punta lang kayo sa may IP, then DHCP server, then DHCP setup. So i-configure muna natin dito yung LAN natin. So ito, palitan nyo lang to ng Ether for LAN, then next, next, so next. Then, ito yung IP address na ibibigay natin sa ating mga client. Then, next lang ulit. Then, next nyo lang din ito. Then, next. Then, okay. So, once na na-setup na natin to, proceed na tayo dito sa may close na natin to sa masquerade. So, punta ulit tayo sa IP. Then, firewall. So, from here, so, click nyo itong NAT. Then, plus button. So from here, then sa general, so ang source NAT natin is, ang chain natin is source NAT, then ang source address natin is yung DHCP IP natin, yung 192.168.80.0. So ito, baguhin natin, malito. Then ang out interface is yung Ether 1 or yung 1.1, then click apply and okay. So next is ganun din yung sa 1.2 natin. So punta lang ulit tayo sa IP, then firewall, then NAT, then click nyo lang, double click nyo lang to. So click copy para madouble lang. So baguhin lang natin to, gawin natin syang Ether 2.1.2. Then actions, okay naman. So click lang ulit apply and okay. Then close. So pansin nyo, okay na yung NAT natin. Meron na tayong masquerade sa ating 1.1 saka 1.2. So pansin nyo dito, Ether 1.1.1 and 1.2. So okay na tayo dyan. So next natin is configure mangle and accept rule. So to do that, so punta lang kayo dito sa may IP, then firewall ulit, then mangle, then click nyo lang tong plus button. Okay, so from here, yung sabi dito is yung action is accept. Okay, so tama naman, accept. Then from general, yung chain natin is pre-routing, so okay naman, nakaselect na. Then in interface, so baguhin natin ito, gawin natin siyang Ether 1.1.1. Then click apply and okay. So double click nyo lang ulit to, then copy, then 1.2 naman to. Then click apply and okay. Then close lang to. So ito mali to, gawin natin itong Ether 2 and 1.2 dapat. Okay, so next natin is configure mangle or marking connection. Okay, so from here, so click nyo lang ulit itong plus button. Then yung action natin is mark connection. Click yung mark connection. Then ang ilagay natin sa new connection mark is 1.1.1.1_con. Then from extra, so punta tayo sa DST address type. Then ang ilagay natin dito is local. Then check nyo itong invert. Okay, so pag na-check nyo na yan, dito naman tayo is bans.
Then, hanapin yung si PCC or per connection classifier. Then, select nyo is yung both addresses and ports. Then, ganyan natin itong 2. Okay? So, once okay na kayo dito, punta naman tayo sa general. Then, chain, pre-routing pa rin. Then, source address is yung DHCP lang natin. 192.168.888.024. Then, click nyo lang itong apply. Then, okay. Gawin natin itong 0. Okay. So, next is tapos na tayo sa marking connection. So, double click ulit natin to. So, isa-set, copy nyo lang ulit. Then, is yung 1-2 naman natin. So, from extra action, gawin natin itong 1-2 naman. Then, from here, sa advance, then, papalitan nyo itong 0. From 0, kasi yan, magagawin yung 1. Yan. Then, click apply and okay. So, okay na tayo. Meron na tayong mark connection ng 1-1 sa 1-2. So, next is marking routing mark naman. So, punta ulit tayo dito sa may mangle ulit. Then, click press button. Then, from action, is select natin yung mark routing. Okay? Then, sa new routing mark naman natin, ang ilagay natin dito is 2_1. 1-1. Okay? Then, from sa general, chain, pre-routing pa rin, then source add, yun pa rin, 192.168.88.0.24. Then, connection mark, ito, so, gawin natin 1-1, and con. Then, click apply, and okay. So, doon naman sa 1-2. So, double click nyo lang ulit to. Then, copy lang. Then, baguhin naman natin dito is 1-2. Then, click apply and okay. So, okay. So, meron na tayong mark routing sa 1-1 and 1-2. So, next step is yan. So, mag-test na tayo ng speed test natin kung ilan yung makukuha ng ating ISP1 and ISP2. So, try tayo mag-Google. Then, speed test. Okay, so tingnan natin. So, mapapansin nyo yung Ether o yung 1-1 natin. And yung 1-2 is meron na siyang connection. So, may nakukuha na siya. So, ito yung combined speed niya. Yan. Mapapansin nyo guys, mataas yung upload natin. Yan. So, ito yung result ng ating combined speed. So, yan. So, kanina, napansin nyo is mababa yung download speed natin is nasa 3 Mbps lang. Which is dapat ang Mbps na makukuha natin is at least 20 Mbps pataas. So, I think meron tayong maling configure. So, check natin. So, double check natin dito sa IP and firewall. So, double check natin yung mark routing if tama naman. So, 211, then 11 con. So, okay naman to. Then, sa mark routing 2. So, 1_con. Then, action. So, mali. So, gawin natin 2_12. Then, click apply and okay. So, next natin i-check is yung routing natin. Ito, yung sa routes. So, mapapansin nyo is 11211. Then, pansin nyo dito is Ether 212211. So, ibig sabihin, so, namali siya ng routing mark. So, dapat ang nakalagay dito is 212. So,
So, double click nyo lang to. Then, baguhin nyo lang to. So, gawin yung 2, 1, 2. Then, click apply and okay. So, try na natin ulit mag-speed test. Tingnan natin if nagiging 20 Mbps pataas na yung speed natin. So, speed test. So, yan na. So, pumalo na siya ng 14. So, mapansin nyo, ito na yung 11 Mbps, then 6.9 Mbps. So, pumapalo na rin siya. So, ibig sabihin, nag-combine na yung speed natin. Then, sa upload. So, yun. So, pumalo na rin yung upload speed niya. So, after na ito, after natin mapag-speed test, try naman natin i-off yung 1.1 or yung 1.2. Kung ilan yung makukuha ng speed. Kasi yun yung mag-failover just in case na mag-down yung isa nyong ISP. Okay? So, dito, try natin tong i-disable muna. So, yung 1.1 natin ay yung smart corpo which is 20 Mbps. Then, disable natin to. So, mapansin nyo, so nag-automatic. Delete din siya dito sa routes. So, try natin mag-speed test kung ilan yung makukuha. Yan. So, napansin nyo, mababa lang. Yan, 7, 8. So, mapansin nyo rin dito. And, ito yung 1, 2. Ito lang yung pumapalo. So, walang napasok na bandwidth sa Ether 1 natin. Then, sa upload speed, so, mataas yung upload speed kasi nung isa ko, yung PLDT prepaid SIM gawa nung ito yung ginagamit ko sa gaming, sa Wi-Fi hotspot ko. Yan. So, try naman natin i-enable ulit yung 1.1. Then, ito naman yung disabled natin. Yung ISP2. Then, try ulit natin mag-speed test. So, ito yung speed test ng 1.2 natin. So, 13, 15, 16. Yan. So, pansin nyo, walang napasok sa ating 1.2. Yung ISP2 natin. Yan. So, pansin nyo, yung upload speed natin is mababa lang. So, mababa lang kasi yung upload speed talaga nung smart corpo na SIM or yung sa pang-browsing ko sa Wi-Fi hotspot. Yan. So, ito siya. So, once na in-enable ulit natin itong isa, yung 1.2. Yan. Then, so, try na ulit natin mag-speed test. Yan. So, maabot na ng 21 pataas. So, may pumapasok na rin na 10 Mbps saka 14 sa parehong ISP. Yan. Then, yung upload speed natin is tumaas na rin kasi nag-combine yung upload speed ng ISP1 sa ISP2. Yan. So, yun lang guys. So, until next time na lang ulit.